back at it again with a new vlog. In today's video, we're gonna be doing a back to school mini haul online class edition. Since this coming October na yung start ng online class namin, I decided why not make an affordable school supplies haul, though medyo iba siya this time dahil nga virtual learning tayo, kaya walang mga bags and shoes and all that. Kaya ang mga in-order ko from Lazada and Shopee ay mga basic necessities ko lang from my online class. So, kung naghahanap ka ng mga washi tapes or mga stationery items, wala po akong mga biniling ganun kasi alam ko na hindi ko sila magagamit. So, if you're interested sa mga in-order ko from my online classes, please keep on watching and I will put the link kung saan ko sila binili sa description box so you can guys check their shops. So without any daldal, let's get started. Okay guys, since ang hirap maghanap ng shop online na kompleto yung school supplies nila, I still make sure na affordable and maganda yung review ng mga items na binili ko. And yung mga shop na in-orderan ko, 2 or more items yung mga kinuha ko para sulit din yung shipping fee. Anyways, flex ko lang tong bag na binigay sa akin ni Tita Joan. Ayan. So dito ko nilagay yung mga items na pinamili ko from Lazada and Shopee. So, simulan natin sa shop ng Ermore. I got this Euro-style pencil case for only 39 pesos. Ayan. Sa ibang shop, guys, ano siya, nasa 60 to 90 pesos siya. And buti na lang nakita ko siya sa Ermore shop dahil 39 pesos lang niya, ang ganda na ng quality niya and ang cute ng color niya. Sayang na hindi siya color blue eh. Kasi ito lang yung available color niya and yung isa is color pink and frosted siya. Cute lang ng design niya, simple lang. Ayan. Dalawa yung in order ko, yung isa naman ay ang design niya is ito. Cactus design makeup bag or pencil case for only 30 pesos. Ayan, sobrang cute niya. Kasi makapal siya, hindi siya madaling masira. Ayan, nilagyan ko na siya ng gamit sa loob, yung in-order ko rin. Ayan, ang ganda niya. For only 30 pesos. Sobrang sulit. Mura guys yung mga mesh na pencil case, but mas pinili ko to kasi meron na akong mesh na pencil case, but mabilis siyang masira. Ayun, binili ko yung sa SM, kaso nabuta siya kasi dahil dun sa gunting. So, tingin ko mas matibay to. Bakit dalawang pencil case yung binili ko from Ermore shop? Una kasi, dito sa Euro-style pencil case, dito ko nilagay yung mga current na ginagamit kong pens and cutter. Ayan, etong ibang ballpen dito, from last sem ko pa yan, na natira. And dito naman sa makeup pouch or bag na pwede rin pencil case, dito ko nilagay yung mga stacks ko ng pens and sticky notes. Ayan, ayaw kasi nung sama-sama sila tapos baka magamit ko yung mga hindi ko pa nabubuksan. And para din mas organized yung gamit ko, since wala ako sa bahay, kailangan ko ng mga lalagyan or organizers para organize yung mga gamit ko dito sa bag ko. From PC Dapitan, I bought 3 fine tech since lagi akong nawawalan ng ballpen or nauubusan ng tinta, kaya kailangan ko ng extra pens. And for 30 pesos, ang ganda na ng quality niya and smooth lang yung pag-glide niya kapag pinagsusulat. Anyway, meron siyang refill na 12 pieces for 200 plus, pero hindi na ako umorder kasi feeling ko naman aabot pa to
next sem or baka hindi ako yung umabot next sem. Ayun, meron naman ako mga extra pens, so feeling ko aabot to. So let's move on to On Lemon Shop, and I bought this mini ruler, 10 cm siya. Ayan, ang cute niya. Ito lang talaga yung kailangan ko dun sa shop na yon. But since 18 pesos siya and sabi ko nga kailangan sulitin yung shipping fee, nagdagdag ako nitong sticky notes. Ayan. For 10 pesos and itong tada! Cute pens. Ayan. Tigi 8 pesos siya bawat isa. Sunny Day, itong flamingo, and itong pumpkin. Cutie. Meron silang tigi isang balot nasa 60 or 100 pesos. Pero sabi ko, eh, hindi ko siya magagamit and masyado silang makakapal. So, kumuha lang ako ng tigi isang piraso. Ayan, hindi ko sure kung kailan ko sila magagamit, pero siguro pang random notes lang sila and for lettering kasi makakapal naman yung tinta nila. Anyway guys, itong Sunny Day na pen, random lang siya. Pero cute naman siya, pero sana yung isang cactus pen yung binigay sa akin. Pero okay na din to, cutie. And naghanap din pala ako ng unicorn na pen kasi cute yun, yung nasa taas. Kaso walang available. Siguro guys, next school supplies haul, magtitim ako ng unicorn para mas cutie. Ngayon kasi parang wala naman akong team since iba-iba naman yung kulay na itong mga pen ang bibili ko. And more on plain lang siya and simple designs lang. So, next haul, sana magawa ko yung unicorn team school supplies haul. Let's go to AS Amazingly Shop. I bought this erasable highlighter pen. Ayan, 6 pieces na siya for only 75 pesos. Ayan, trinay ko na siya and nabubura talaga yung mga hinighlight mo. Though, kapag nabura na siya, hindi mo na siya pwedeng, parang hindi mo na siya mapapatungan ulit. Ayan, double tip yan. Eh, dito sa dulo niya yung pambura and then ito naman yung pang-highlight. Another one is itong neon color pastel pen for only 30 pesos and 12 pieces na siya. And ito din guys yung may pinaka mahal na shipping fee dahil umabot to ng 50, dahil yung mga nauna kong in-order ay nasa 40 to 42 lang yung shipping fee niya. And para sa price na itong dalawa, sobrang ganda na ng quality nila. So sana magamit ko sila ng matagal since gagamitin ko lang naman sila for highlights, note-taking, and lettering. So para sa ating last item from Arty.Craft Shops, I bought itong binder and refill. And itong binder is 90 pesos only. And sobrang cute ng color niya and frosted siya. Ayan. Though, manipis lang yung laman niya sa loob. Pero, makapal naman yung refill niya, which is 70 pesos. And guys, isa pa, ang dali lang niyang buksan. Hatakin mo lang to. Pababa. Ayan. Pagka All in all guys, I'm satisfied naman sa mga in-order ko for my online class dahil sa murang presyo nila, ang gaganda na ng mga quality nila. Since I have my printer and laptop, isang binder and isang refill niya lang yung binili ko. For taking down notes lang naman yung purpose nila, and the rest is for highlighting lessons or notes and mga pencil case for organizers para hindi kalat-kalat sa bag ko yung mga ballpen na binili ko.
So, kung meron man kayong nagustuhan sa mga items na binili ko or kung gusto nyo i-check yung mga shop nila, just click their link sa description box below. So, para sa shout out daw kala EJ Brosas, Kimberly Carino, Pungket, Malin, sa former nanay ko sa RPW, kay mga AJ Pimentel, and sa bebe ko, kay Jess, at kay Katrina na binubugaw ang kanyang sarili. Shower at ang ganda mo na, sexy ka pa, matalino pa, so inyo na, kuhanin nyo na daw siya for only 1,500 pesos. That's all for today's video guys, I hope you enjoyed this mini haul, and if you want more videos like this, please let me know. So thank you for watching, see you on my next video. Ciao!